Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God's Ascended Master, Spirit Guides, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Universe, Angels, Archangels, and syempre sa mga Elementals. Okay, so now, syempre gusto ko po muna magpasalamat sa lahat po na patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa patuloy niyo pong pakikinig, panonood, and syempre doon din po sa mga new subscribers, maraming salamat po. And also doon sa mga silent viewers na ayaw pong panoorin totally ang aking, alam niyo mga tipo nagsisilbing espiya dito sa ating YouTube channel. Thankful pa rin po ako and hoping one day is makasama po namin kayo dito sa ating channel, which is makapag-subscribe po kayo, no? And, what else? Parang gusto ko pa po kasing kumuha ng ibang cards, eh. Aha, namimili pa po ako ng ibang cards. Okay, so later siguro mag-ano ako, magla-love reading ako. Okay, so gagamit po tayo ng, again, Archangel Tarot, no? And, syempre yung favorite card ko. Ano yung favorite card ko na to? No, itong tarot card na to. Masyado kaming close itong card na to, and also yung isa ko pa tarot, kaso hindi ko po siya masyado magamit kasi maluluma. Okay, so actually ito nga medyo paluma na eh. Okay, so sa mga makaka-resonate po nitong ating reading at gusto pong magpa one-on-one reading, no, andyan lang po sa description box ang aking contact details. So, ganoon din po sa magpapagamot, magpaparitual, no, magpapabaklas po ng mga gayuma, kulam, no, mga ganyan, mga spell words, no, nandiyan lang po gusto pong magkaayos ang mag-asawa, mag-jowa, no, make sure lang po na talagang kayo rin po is legal wife or legal husband, no, sa mga gusto pong magpaayos or magpa-bind, no. Make sure po na ganoon kasi may proseso naman po ako sa ganyan, eh. So, magkakaalaman po tayo kung kayo po ay kabit or original. Okay? So, hindi po ako nag-entertain ng third party, no, when it comes to mga baklasan, no, and sa pagkakaayos, no. I mean, gusto pong magkaayos, magkabalikan, hindi po ako nag-entertain ng mga third party. Kasi that's against the law of God. Okay? And what else pa ba? Okay, sa mga mag-a-avail po ng mga oils, the miracle oil and the pangkabuhayan na oil. Ay, ito pala yung isa. Ito pala yung pangkabuhayan ko and ito yung miracle oil, which is napakabango. Napakabango po ngayon. Okay? So, again, andyan lang po sa description box ang aking contact details. And sa mga gusto pong malaman kung ano po yung mga nilalaman nito, actually, hindi ko po na-flex eh, kung nasaan na po siya ngayon. No, hindi ko na po siya na-flex. But, I'll make sure po sa inyo na kung yung dati pong miracle oil is talaga pong na-amaze po kayo, mas ito po, no, mas talaga ma-amaze po kayo dito sa mga milagrong gagawin niya po sa inyo, no, like sa mga insect bites, mga rashes, especially po pagka spiritual na po ang may dala ng mga nararamdaman niyo po sa katawan. The best po to. And what else? Also sa mga medallions, no, ganun po. So nandiyan na po sa description box ang aking contact details. Okay, so now is tingnan po natin kung ano po yung makukuha nating energy ngayon, ano, sa inyo collective, no, tingnan po natin kung ano po. Okay? So start na po tayo, no. Panginoong Diyos Ama sa langit, mahalang si Kristo, mahalang Birheng Maria, mahalang Santo Ninyo, pakibasbasan po ng napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na nga, banal na espiritu, mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin po mga tagapanood. Nang sa ganun po ay magkaroon po sila ng kaliwanagan at masagot ko po ang lahat po ng kanilang mga katanungan. Naway kami po inyong samahan, protektahan, balutan ng inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na nga, banal na espiritu para po sa aming proteksyon at kaligtasan. Kami po'y patuloy na nanalangin na kami po'y inyong basbasan na para po kami magkaroon ng kaligtasan sa anumang ilayosan ng kapahamakan. Disgrasya sa kuna, arat mo mang klaseng karamdaman na tukso at bigyan po ng kalakasan ng pangatawan, magandang kalusugan at bigyan po ng kaligtasan.
at kagalingan sa mga karamdaman, mapapisikal, spiritual, mental at emosyonal. Pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan. Banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu mga barahang ito para po ako po ay makapaghatid ng mensahe sa kanila sa tulong po ninyo. Maraming maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So ano ba ang energy na makukuha natin today for you mga collectives? And ano ba ang good news na ibibigay sa inyo ni Archangel Michael? So kukuha lang po ako dito na tatlong cards. And actually today is a Saturday pero i-upload ko to ng Sunday. So ngayon pong araw na ito is talagang puyat ako ng bongga kasi ngayon po ako magbabayad ng utang sa mga hindi ko po narilingan last week and hanggang etong week na to. No? Meron po ako mga hindi narilingan nito mga week na to kasi nga bigla po ako nagkaroon ng emergency. Okay, so let's see. First card, Page of Wands. The Empress. Five of Swords. Okay, so we have the Page of Wands, the Empress, Five of Swords. Wow. So, alam niyo po yun yung mga hard works ninyo. And we have the Five of Cups. Okay, so dito sa Page of Wands, the Empress, and the Five of Swords says, no, na parang, alam niyo yun, ang dami niyong, parang meron kayong mga worries ngayon eh, about dito sa mga nabibuild niyo na. Or parang, though parang andito na yun, medyo stable, masasabi kong stable na kayo eh, kung nasan man position kayo ngayon, or ano man po yung kinabubuhay niyo ngayon, ano man ang estado niyo ngayon, rank, ganun, no, positions, ganyan. Masasabi kong stable na po kayo eh. But, andito yung fears or parang kaba na paano mo ito parang how to take care of it, no? Na parang walang makakasabotahe. Paano ba ito? Gusto ko itong ishield, gusto ko itong bakuran, yung mga tipong ganon para walang makakuha nito or parang walang makasabotage nitong na i-build mo, no? Or maybe there's an empire, there's a group, or maybe your mission, no, your power, possible na mga ganun, ano, kasi everybody knows, no, everybody knows, especially spiritual realm na andito ka na, na parang yung bang ang dami mo ng achievements and meron pa, no, meron ka pang ibubuga na ibang achievements dito sa the Empress, kasi you are, kung pagdating sa abundance, no, andito na eh, andito ka na sa abundance. Ang the Empress is abundance and we also, again, the sunset is here. So, there's always a new beginning sa buhay mo, no? And for some of you, no, is, ano mo yun, though andito yung may mga battles ka dito sa page sa Five of Swords, no? We have the battles here. Maybe there's a spiritual warfare ka na encounter for some of you, no? Maybe sa dreams, sa visions, andito talaga nakikipag-combat ka or whatsoever, basta may hidwaan ng mga ganyan. So, napunta ka dito sa battles na parang, dito yung, napanalunan mo naman, no? Dito yung, nabigyan mo naman ng justicia, no? Yung laban dito sa spiritual warfare, no? And ito yung naging resulta, which is yung abundance, no? Andito na yung finances mo is talagang, there's abundance talaga. But, andito naman yun, syempre, marami ding nasaktan, no? Or maybe talagang andito yung may mga naapektuhan din, which is talagang it's uncontrollable, no? But you mismo, no, na collective, no, is andito yung pagiging tough mo, pagiging warrior mo, pagiging defender mo, no, is alam mo yon, yung authority is talaga nasa sayo. Now is andito ngayon yung parang you are now planning, no, na paano mo to makokontrol, paano mo to maiiwasan, paano mo maisasagawa na parang wala nang pwede masaktan pa sa group mo, sa family mo, or parang wala nang makakasabotahe pa ng buhay mo ngayon dito sa Page of Wands, no? Now is andito yung Five of Cups, no? Wait lang po ah. Okay, so we have the Five of Cups. So here, no, is nakikita ko dito na parang
Nakakaramdam ka ng sadness ngayon. Why? Kasi andito yung marami kang gustong tulungan. No, we have the Five of Cups here. So andito yung marami kang gustong tulungan. Marami kang gustong puntahan or marami kang gustong gawin. Especially sa pagtulong. Parang gusto mong yung mga walang-wala talaga na kailangan nila ng tulong mo financially, materially, or whatsoever, spiritually, gustong-gusto mo silang bigyan. But, andito yung hindi pa ganun ka enough. Maybe savings mo, powers mo, yung ganun. But, andito talaga yung eagerness, no? Na gusto mo silang bigyan ng ang tawag doon, kaginhawahan. No? No? Andito yung sadness kasi sa mata mo eh. And even sa movements mo, na paano ba, paano ko ba ito pupunan, paano ko ba ito gagawin, ano ba ang tamang paraan para maisagawa ko itong pagtulong sa mga ganitong klaseng tao na talagang deserve nila ang tulungan. No? Kasi, meron ka man sa ngayon, ano, pero andito kasi yung fears mo na parang you need to spend it wisely talaga. No? Hindi po porque meron po na kayo mga savings is andito na po yung kailangan nyo na pong ano mo yun, distribute dito, distribute do, distribute dito, yung ganun, no. No? Parang kailangan mo pa rin i-keep, no, yung kung ano yung meron kang savings. Kasi in the near future, or better, no, ganito na lang po. Kung kayo po ay mas magsisave, nabawa 100 pesos, ito is para sa electric bill ko, tabi. Ito is para sa vitamins, tabi. Ito is para sa bigas, tabi. Ganun na po. Huwag po kayo magtatabi ng pera nang wala lang. Wala kayong intention. Kasi possible po na magpunta yung mga pera nyo na yan sa panghospital. Yung mga ganun, no? Which is yun yung magandang iwasan po natin. No? Yung mga may babayaran tayo na kailangan bumili ng emergency na gamot, pang-maintenance, mga tipong ganon. Mas maganda po yung may pinaglalaanan kayo. Lagyan nyo na po ng pangalan. Kumuha yung envelope or what, plastic, no? Lagyan nyo po ito pang electric, pang Miralco, ito pang tubig, ito pang bigas, ito pang grocery, ito pang allowance sa mga bata. Yung mga ganon, doon kayo huhugot. No? I-organize nyo po sila. Para at least, yung excess naman, ano, is maybe pwede ng ano yun, kung halimbawang, emergencies like merong hihingi ng tulong sa inyo, yung mga tipong ganun. Pero wag nyo pong wag pong hindi nyo lalagyan ng mga labels yung mga ganyan, para lang po makaiwas tayo sa mga hindi maganda, like yun nga, yung magkakaroon kayo ng sakit, mga ganun, o hindi man kayo kapag anak po ninyo na kailangan ng tulong, then kayo pong bubunot, mga tipong ganun. Okay? So, now is, pagdating naman sa the Empress, under the Empress, is we have this two of Pentacles na andito yung, kumbaga, yung mangyayari sa about finances ninyo or even sa spiritual na, ang tawag, spiritual journey, no, na meron po kayo ngayon, is andito naman po yung magiging parang mas magaan po ngayon. Wala nang toxic. Wala na nga kayong parang iisipin pa na paano ba to? Gusto ko kasi magkaroon ng ganito eh. Ano, paano kayo gagawin ko? Yung mga tipong ganun, parang lagi kayong konsumido kasi gusto nyo gawing perfect, gusto nyo maging maganda yung outcome, ganun. Hindi na po. No, kasi andito na po yung andito na po kayo sa point na ganun. So, wala na pong toxic, no worries, no doubts, no. Basta po andito po yung no doubts. Alisin niyo po yung mga doubts, no, sa ganitong bagay. Kasi kumbaga dito ay sinasabi naman na you are so blessed, no? And there's always a new beginning sa buhay mo. Parang alam mo yun, every now and then, diba, pagising mo bukas, there's a new beginning. So susunod, matulog ka, pagising mo, new beginning na naman. Yung mga ganun. So, huwag ka mag-alala, kumbaga lahat naman ang ginagawa ni God. Lahat, no? Lahat ng nangyayari sa buhay mo, si God na ang may plano. So, wala po kayong ibang pwedeng lapitan, ano. Para kasi yung alam nyo yan, minsan talaga binibigyan pa rin tayo ng test. So, ang kailangan nyo lang po talaga lapitan dito lagi si God, no. Okay, so for some of you, talaga yung sinatarget dito is yung pamilya mo. Maybe for some of you, no, is andito yung
nakaranas po ng muntikan, no? Muntikan ng mawasak yung pamilya mo. Muntikan na kayo magkahiwalay. Muntikan ng parang magrebelde yung mga anak mo. Muntikan ng madisgrasya ang mga anak mo, no? May mga ganun na nangyari sa inyo. To the point na nagkaroon ng near-death experience, maybe for some of your kids. But, no, ito yung pinaglaban mo dito sa Five of Swords, no, na masira to. Kasi ang gusto mo talaga dito is to see a rainbow, to see a new beginning, to see a new life na masaya, full of happiness, full of love, full of care. No, ito yung gusto mo eh. And God is talagang no hesitations. Walang patumpik-tumpik is ibinigay ito sa iyo ni God. No? Okay, so let's see kung ano pa. Kung meron pang message sa inyo si God. No? Mismo si God. God, please send me a message. Please. God, please send me a message for my collective. Thank you. Okay, so we have two cards. We have the Six of Cups and the Justice. Okay, so bababa ko to dito. Okay, since this is under the Five of Cups, Six of Cups, and the Justice. Okay, so for some of you, no, is parang parang bigas na sa'yo to eh, no, yung pagiging matulungin. Especially sa mga elders, your parents, or family members, syempre. Priority mo yan eh, no? And some of your family members, no, needs talagang badly ng help mo. They really need you ngayon, no? Though for some of them, bakit sila nagsasuffer? Because isinerve sa kanila injustice ni God na pananalbahe sa'yo, na nagkaroon ng parang delays yung mga abundance or parang ng prosperity na darating sana sa iyo. Nagkaroon ng naudlot actually. It's because of this person or this family member of yours na ngayon is humihingi ng tulong. Kasi ngayon ang nangyayari dito sa family member mo na to is nagsasuffer siya. Ito kasi yung person mo na to, no? Tingin ko marami makaka-resonate dito. Itong person na to na umaatake sa'yo at binibigyan na po ng hustisya or andito na po yung nasa jail na po ngayon to sa spiritual realm. Nakakulong na po to. And nagsasuffer talaga siya ngayon ng bongga. Nasasaktan, nahihirapan emotionally. Ito yung tao na naging makalola. Kung meron po kayong mga kamag-anak na parang close na close sa lola nyo, siya po yung gumagawa sa inyo and siya po yung may pinagbabayaran ngayon dahil sa pananalbahe niya sa iyo spiritual. Ito rin yung nagbigay sa iyo ng ano mo yun, manipulation, confusions, pagkablangko ng utak mo. Alam mo yung parang yung kakayanan mo, yung pagkakaroon mo ng napakagandang mga diskarte sa pamumuhay, ninakaw, hinigop nito. Now, siya ngayon na nagsasuffer dito na parang panog na, paano gagawin ko? Paano ko to may babalik sa kanya? Yung mga tipong ganun. Actually, no need. Kasi mismo mga ancestors mo, binalik na sa'yo to. And now, kumbaga yung mga nawala sa'yo, siya ngayon ang nawawalan. So, itong mga person mo na to is makalola. Okay? So, what about these Two of Pentacles? Anong meron dito? Oops. Kitty whoops. Kitty whoops. Kitty whoops. Wake up. Okay, so we have the Page of Cups. Page of Cups. Parang there is, ano, somebody na wants to offer you something. A reconciliation. A relationship, a new beginning, friendship, love. Yan yung gusto nilang i-offer sa inyo. But, lahat po yan na plastikan. Okay?
lahat po yan na ipararamdam sa inyo at first, yes, andyan yung parang okay. No? Alam niyo yung mga topic natin ngayon about traiduran, about backstabbing. Ano, yun yung mga lumalabas. No? Ito yung mostly na lumalabas ngayon sa reading natin. Meron pong taong babalik sa buhay ninyo na parang makikipag-ayos. Pero ang alam niyo, ititis kayo, tutuksuhin kayo, hihipnotize kayo nitong taong to. Pero iba po yung intention niya eh. May panloloko, may pandilin lang. Okay? Kasi may inggit po to eh. May inggit to. Hindi siya masaya talaga sa'yo. Parang alam niya while she is holding this cup, napapasakin din yan. Nagiging akin din yan. Ganon siya eh. Hindi to, itong smile niya na to, this is a fake one. Why? Sabi ko nga sa inyo, we have the 10 of pentacles, we have the 10 of cups, we have the 6 of wands. Kasi you have this family na buo, healthy, may goodness. Na talagang sobra-sobra ang pagkaingit niya. And your ancestors are the one na kung bakit, alam mo yon, with the help of your ancestors, no, is nangyari to sa'yo na nagkaroon ka ng ganitong klaseng pamumuhay. Hindi man to masyado, hindi man to karangyaan, pero kasi ikaw is, ang gusto mo lang dito is, alam mo yon, magkaroon ng punong-puno ng pagmamahal yung pamilya mo. And at the same time, magkaroon ng unity, concerns sa isa. Yun yung first eh. No? Yun yung top priority mo eh. That's why andito yung talagang naka-agapay or naka-suporta sa'yo yung ancestors mo. Eh, tapagtanggumpayan mo yan. Tapagtanggumpayan mo yan. No? So, ito yung dito siya inis na inis. And to the point na talagang parang anytime, no, gusto niya magbato ng dinamita dyan sa bahay mo or alam mo yung para, spiritual ha, para lang parang ito, no? Gusto niya ganito, na sumabong, magkasira-sira kayo, magkawasak-wasak kayo, mag-away-away kayo. Yun yung kasing gusto niya. Kasi ano, very worst ang family nito, itong person mo na to. Very worst. Parang wala nang love, no, sa family niya. Okay? Okay, so let's see kung ano pa. What else dito sa makalola na to? At bakit to binigyan na ng hustisya? Bakit kinakailangan bigyan siya ng hustisya? I mean, yes, andun yung siya yung nagsabotahe sa'yo, but what else? Oh my God, tatlong cards na naman. Oh, kasi talagang tinarget ka niya. Tinarget ka talaga niya. And bakit kanya tinarget, no? It's because of talagang alam niya in the near future is mamumutik-tik ang pera mo. And not only that, andito rin yung ano, alam niya na parang yung pangalan mo o ikaw mismo is tatatak or parang mag-iiwan ka ng marka sa mundo. Maybe for some of you talaga makakapag-travel mo. Actually, ito yung mga ano mo eh, maybe binamanifest mo din. And talagang ibibigay din sa ito ni universe and ng ancestors mo, ng angels mo. Andyan sila to support you for this. Na makapag-travel. No? Okay, so what about dito sa plastikadorang to? Na nakangiting aso. What about this? Okay, so we have three cards then. The Fool, Seven of Cups, and Wheel of Fortune. Oh. Kasi nawawala na pala siya sa path. As in, wala na direction talaga ang buhay niya, no? Okay, sorry for the interruption. Okay, let's resume, no? Okay,
So this person of yours na talagang plastikadora na andito yung talagang alam niyo yon, ngiting aso ang ginagawa sa inyo is andito yung medyo meron na rin siyang ano eh iniisip, no? Or meron na rin gumugulo sa isip niya or nagja-juggle na rin yung isip niya na paano ka ba nagkaroon ng ganyan? Bakit ka naging ganyan? Bakit yung mga bato ko sa'yo, sumpa, kulang, kung ano man, eh bakit hindi to malabdalang? Bakit ganyan ka kalakas? No? Bakit ganyan? Kasi ang nangyari po ngayon dito, no, is yung sinsa sa kanya po yung The Fool and the Seven of Cups, then the Wheel of Fortune. The Fool here is, andito yung parang nag-start to, ano siya, from the scratch. No? Nag-start siya from the scratch na talagang nangangapa siya or andito yung gumagabay-gabay siya ngayon. And I don't know kung talagang ito is, pero since andito pa ang Wheel of Fortune, which is andito yung, kung nag-start siya from the scratch, meaning, andito yung gapang muna siya. No? Gumagapang ulit siya ngayon. Na kumbaga, kung noon, ikaw yung gumagapang sa hirap na siya ang may dahilan. Ngayon, umiikot po ngayon yon. Na ngayon, ikaw ang nasa taas, na ikaw ngayon ang maraming achievements, maraming opportunities, no, abundance, prosperity na sa iyo. No, now siya ngayon yun parang eto na naliligaw ng landas. Na hindi malaman, no, kung saan ba ang punta, saan ang tatahakin niya, paano ba 'to malulusutan, tama ba 'to tinataha ko, yung mga ganun. Or andito yung tinuturuan siya ng mga guides na parang diretso ka lang, pero andito yung kumaliwa siya or kumanan siya. Imbis na diretso yung daan niya or diretso yung daan niya. No? So, it's their choice, ano? So, pinilihan nila yung ganyang landas, so it's not your fault anymore. Guilt, hindi mo kailangan to, no? Kasi, kumbaga, for sure, itong taong to is pinag-pray mo rin naman. See, you have the Seven of Pentacles. Napakaswerte mo, and napakaganda ng baraha, no? So, your future here is a very overwhelming, no? Kasi, andito yung, bukod sa family na binuo mo, na talagang lots of sacrifices ang ginawa mo para talaga mapanatili mong buo ito at yes, napagtanggapan mo because of God, because of your guides, ancestors, no? And now, dito naman po tayo sa pagkakaroon niyo po ng mga income or pagkakaroon niyo po ng material needs, no? Or everyday needs, no? Kumbaga kung ano yung mga everyday necessity ninyo is na po-provide ni God. It's because of you. Kasi andito yung ikaw din naman ang gumawa ng ways, no, para ma-fulfill yung mga wishes mo. And lahat yan ginrant ni God. Lahat yan binigay sa ikaw. And also, no, bakit niya to ginawa at bakit ito naisip, bakit mo to naisa katuparan at because of andito yung nilet go let God mo eh. Hindi mo hinayaan na alam mo yon mamutawi or magkaroon ng alingin hindi mo hinayaan na matalo ka. And andito yung dumating ka sa point na nakikipaglaban ka pero ang kasama mo is lahat mga divine, no? And if you are a healer here, no, so andito din yung sumunod ka talaga sa mga utos or mga laws of God na ano mo yon na still nando ka sa straight or na right path, no, na tinatahak mo ngayon. Kumbaga hindi ka nagpadala sa tukso, sa bulong or sa ibang mga test, mga demonic entities noon. Especially nung hindi ka pa ganun kalakas as a healer, no? Okay, so what else? Ano ba yung mga experiences mo ngayon? Ano yung mga na-encounter mo ngayon sa life? Wow! So, andito ka na nagli-lead, no? Andito ka na namumuno. Maybe some of you is like me na nagtuturo na rin, no? Spiritual guru, no? And for some of you is alam niyo yon, marami ka rin magiging followers, marami ka magiging tagasunod, maraming magmamahal sa iyo. Marami ka magbibigay ng ano yon, may inspired sila sa iyo. You have this crown already. And congratulations, syempre. Congrats. You have it. Okay, so what else? Ano pa yung mga meron ka ngayon? Now, masasabi ko na you have this rank, no, na on top sa spiritual realm.
hindi po lahat ano, hindi po lahat, no? Hindi po lahat, pero for some of you, no, is andito na na pwede niyo na pong i-claim na kayo po is nasa taas na po ng the highest rank, no, sa spiritual realm. Why? Maybe marami na kayong accomplishments. Marami na kayong napagaling. Marami na kayong natulungan, no? And dapat to sa iyo. Especially yung mga tipong nagbibigay sa iyo ng mga curses, sumpa, mga spell works yan. Expect mo to, no? Na till now is nandito yung kasi nandito ka na sa highest rank eh, no? Andito ka na sa highest rank, you have this high frequency, you have this psychic abilities na you can talk to spirits, you can talk to other entities sa spiritual realm, no? So andito yung again, pag nandito pa tayo sa highest rank is mas, no, mas marami ang mga attacks. Okay, so let's resume again. Okay, so yun na, nag-stop tayo dito sa air disaster, no, which is talagang at times, no, may mga attacks ka pa rin. And why? So, tinetest nila kung talagang tatala pa sa'yo, or alam nyo yun, tipong pag palipad hangin nila, babalik ba sa kanila? And for sure, bumabalik yan. Nagba-bounce lang yan. Ganun lang yun. No, bounce back. Bounce back. Parang cashback. Okay, so what else? Tingnan natin. Meron pa ba? Yes, of course, meron pa. And see, this is a confirmation na talagang ikaw is magiging spiritual guru or a mentor or a master someday. Or maybe for some of you ngayon is eto ka na talaga na nagbibigay ka na ng mga instructions, ng mga prayers, mga ganyan, no? Or talagang andito ka to be parang alam mo yon na mag-guide din sa kanila. Sa especially sa mga talagang gusto pong maging healer. What else? So, medyo careful po kayo, no? Medyo pili po kayo ng mga tuturuan nyo rin. Okay? Kasi hindi po lahat ng tuturuan nyo is magiging putian, no? Or magiging talagang gagamitin sa kabutihan. Okay? So, kailangan nyo pong maging aware or parang maging vigilant, no? Sa mga taong ganito. Kasi still, those maybe a person, no? Na may meet nyo po at gustong-gusto po matuto na gusto po magpaturo sa inyo is may mga hidden agendas po yan. Or meron nyo mga secret affairs possible na ganyan. Ganon. And they are still in the dark, no? Kumbaga may mga hatreds pa po yan, no? So yan po is parang yung iba dyan na gusto po magpaturo sa inyo is gagamitin na po yan sa paghihigante. So nako, gamitin nyo po yung pagiging psychic ninyo. Okay, kaya po mas maganda pagka talaga pumasok po kayo as a healer, no, is kailangan po dito is talagang yung psychic abilities nyo po dito is talagang halos alam nyo yon, tataas na, I mean mataas na, para at least alam nyo po yung mga energies na lumalapit sa inyo is kung totoo ba o hindi ang mga intentions nito. And we also have this rise of civilization, so gagawa po kayo dito ng empire, gagawa po kayo dito ng alam nyo yon, sarili nyong grupo, no? Ganyan po ang mangyayari sa inyo kasi you are a leader here. So leader, queen, are you a king? So magkakaroon po kayo ng sarili nyong lugar for this. O yung iba nga, di ba, nagpapatayo talaga ng sariling gamutan na bahay. So baby, ikaw is magkakaroon ka rin yan. Okay, so dito naman sa pagkakaroon nyo ng mga halimbawa spell works, mga sumpa, ganyan, kulang, aware naman po kayo dito. You are well informed here kasi na-enlightened ka na dito eh. And for some of you talaga is a wounded healer. Talagang mga inaatake po talaga, no? But sinasabi nga po dito, no, na kumbaga you need to explore more, no? Kahit na po tayo mga mentor, no, kahit po ako is talagang andito yung ako po, ang ways ko ng pag-explore, no, is through vision. Kasi minsan po talagang humihingi rin po ako ng mga dasal sa kanila, no, nagagamitin ko po sa gamutan through vision. So
masasabi ko talaga I'm blessed kasi po ilang beses na lang pong may pinakita po sa akin na salita na it's a Latin word na three words lang, then two words, more on three words lang, pero for sure kasi it's from God, it's from universe, it's from my vision, so it's malakas talaga. Okay, and now we have the secret society. Hay nako, talaga pong ito naman is hindi na po to maiiwasan or hindi na po natin to mayaalis sa atin, especially po sa mga healers, no, na talaga pong meron at meron po talagang tayong mga attacks or maybe tayong meron po talaga mga secret societies na nakamatsyag, just like here, no, sa YouTube channel ko na yung mga silent viewers, no, is for some of them is andito yung maybe gustong isabotage, no, itong channel na to, or maybe for some of them is kumukuha ng mga tips, no, yung mga ganon, and for some is yun nga, may mga inggit, no, nakulang na lang po is kumbaga then magkakaroon ng mga comments, no, na hindi naman po kagandahan ng mga comments, nakulang na lang po is magtayo ng sarili nilang YouTube. Ah, see, actually itong ano, yung paglilid mo or pagiging mentor mo or pagkakaroon mo ng place or a temple, no, is ano to, anong tawag doon? Marerecognize, no? Marerecognize to. As in may expose to. And actually sa pagkakaroon mo ng mga ganito, marami kang mamimit, no, na talaga mga manlolokong tao. Na kasi parang gusto nga pasukin itong mundo ng spiritual, pero ang trip nila is bulabugin ka lang, no, or bigyan ka ng distraction. Pero for sure, hindi mo naman ito hindi ka nila madidistract kasi alam mo na yung mga ganitong taktika eh. Siguro pwede ka nilang atakihin ng ganito noon, no, nung medyo nasa kahinaan ka pa or tipo nasa nag-uumpisa ka pa lang. Pero ngayon na nandito ka na sa on top, no, marabo na po nilang mangyari to. And your guides are talagang vigilant din. No? And for some of you, isang dito yung, maybe for some of you, may nakakaramdam po dito ng some burning sensations or parang, alam niyo yung pakiramdam niyo na nagiinit ang mga katawan ninyo. No? Especially po to sa mga, actually kahit hindi po beginners, no, kahit po mga katulad namin na medyo ano na po tayo, talagang bihasa na rin sa gamutan. So, andito yung may mga ganito po tayong attacks, but andito naman yung pwede natin silang ibalik. No? Marami pong simple pamamaraan ng pagbabalik. No? Marami po kasing atake talaga. Okay? So, let's see kung ano pa for the last two cards. See? Actually, yung ano mo, alam mo yung tipong pag-explore mo, maybe marami ka ng alam, no? Pero andito yung may gumagawa ng blockages, no? They're trying to block it, no? And talagang may mga nag-i-spy pa rin sa'yo, no? Pero hindi naman ito mapagtatagumpayan kasi andito nga yung taas ng faith mo and andito yung mga ascended masters mo, especially Mother Mary, is na andyan to, alam mo yun, to protect you, no? Especially yung crown chakra mo dito. Okay? So, now, for the last card is, etong mga gumagawa sa inyo dito, no? End of the day, is sila rin ang susuko. Because you are a warrior, bumagsak. Because you are a warrior. Oh, diba? Andito yung makikipagbati rin itong mga to, or makikipagayos, or bibitaw na sila mismo. Why? Because you are a goddess, no? You are a goddess. From ancient times, no? Na you have this Eye of Horus, no? Is here. So this is one of your protection or protector. No? And you can beat them, no? And for some of you, no? So especially to sa may mga ankh, maybe ankh tattoo, or ankh na pendant, ankh na earrings, no, you are so protected, no, by God and goddess, God and goddesses ng ancient Egypt times, no, yung mga ganyan. So meron ka po mga ganyang guides, yung mga ancestors mo.
those are also your ancestors, yung mga Egyptians, no? Okay, so hingi tayo ng message from Archangel Michael. Sa lahat ng Archangels. Tingnan po natin kung sino po magbibigay ng message sa inyo from Archangels. Siyempre, si Archangel Michael hindi po mawawala dito yan. So, kuha tayo ng message from Archangel Michael. Okay, so we have the Empress, di ba? So, first card mo dito is the Empress. So, ang sinasabi dito is, it's time for you to act, no? Sa mga plans mo. Kumbaga yung pagiging masyado mong creative, no, is now rewarded by the universe, by God, no? So ano ba yung mga ginagawa mo na yan, yung creativity mo, no? And actually itong pagiging creative mo, no, is magdadala to sa pagkakaroon mo ng pamumuhay na like luxurious or abundant, no, or abundance, no, yan ang magdadala sa iyo. And we also have this magician, no? And this is you, the magician. Now you can manifest all the things you want. No? You can do magic, sabi ko nga lagi. Kumbaga, there's always a successful beginnings in your life. And also, we have the Seven of Ariel. Why? Bakit mo to ma-achieve? No? It's because you invested a lot. No? Dugo at pawis ang in-invest mo dito sa pagiging creative mo dito sa isang mga maybe you have the crafts, no, na ginagawa, but and ito is naging successful ka, no? So alam niyo yon, yung pagkakaroon niyo po ng patience at pag-iintay, no, ng tamang panahon. Again, lahat naman po is may perfect timing. In God's perfect time po talaga, in God's will is ibibigay po sa inyo yung mga ninanais niyo. And you are again a powerful manifestor. So just i-review mo lang po ang lahat ng mga ginagawa ninyo, then gawin nyo po ulit, then yun po yung magbibigay sa inyo ng abundance and prosperity in life or luxurious life na gusto mo. Actually, hindi mo sa kagustuhan, pero that's kumbaga wants, no, ng universe or ng mga ancestors mo, and even God, yan ang gusto sa iyo. So kailangan mo lang talaga, as per Archangel Michael, no, is ang kailangan mo talaga is to review all the details sa mga ginagawa mga crafts, kasi lahat yan is dyan, andyan ang tagumpay mo, andyan ang tawag doon, pagiging successful mo sa buhay, no? So that's your reading for today. So sa mga naka-resonate po, no, please click the subscribe button and paki-like and share and click the notification bell para pa-update kayo sa ating readings. And what else? Ano pa ba 'yon? Ano pa ba 'yon? And sa mga gusto pong naka-resonate at gusto pong magpa-reading, no, please click the andiyan lang po sa description box ang aking contact details, okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Maraming salamat po, and God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!